Hello mga kapwa Pilipino at sa mga nagsimula pang magkupit, ito ang channel na Such TV. Gumagawa ako ng mga barber tutorial at kakaibang tricks at technique na aking nalalaman at isishare ko sa inyo. Sabay ka na bang makita ang video ito na may konting panic? Kaya keep on watching! So welcome to my channel, ang Suds TV. Magandang araw mga katropa at mga kapartiro. Tatalakayin natin ngayon ay apat na katanungan tungkol sa pagpapartir. Una, ano ang magsimula? Manggupit. Pangalawa, anong mayroon sa pagpapartir? At ang pangatlo, bakit ako magpapartir? Bakit ako manggupit? Apat, panghuli, kaya ko kaya? Yan ang ating tatalakayin. Pero bago ang lahat, may sasabihin ako sa inyo bakit ako nag-YouTube. Kasi inaawa ako sa kapwa mahihirap. Ayaw kong tumanda na lang na walang maitutulong. At ayaw kong mawala sa mundo ito na hindi ako makapagturo ng aking mga nalalaman. Kaya ang sasabihin ko sa inyo, sa mga taong mga mahirap, walang trabaho, gustong matuto, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, at kung ano-ano pa, gusto kong panoorin nyo ang unang vlog ko na ang title ang Buhay Mahirap at Tagumpay na Barbero. Gaano ko kahirap noon, ako'y hindi pa barbero. Kung ano-ano mga trabaho pinagdaanan ko, mainit, kababad sa araw, paano ko nagsimula ng mabibigat na trabaho hanggang sa naging ganito ako. At ang key to success, ang pitong key na nandun sa huli. Kung ano man yan, panoorin nyo na lang. Ilalagay ko na lang dito sa baba ang at panoorin nyo na lang. Let's go to the topic. Unang tanong, paano ako magsimula? Para magkapagsimulo ka, simula, bumili ka ng gamit. At saka, manood ka ng tutorial para mapagsimula mo na. Wala kang pabili, kanyahin mo na lang ako. Nung ako'y nagsimula, mangutang ako. Pero huwag kang mangutang kung hindi ka marunong magbayad. Basta, maghanap ka ng paraan. Ikaw na bahala. Kung saan ka kukuha ng pera, pwede namang hihingi ka sa magulang mo, sa mga kamag-anak mo, sa kapatid mo, sa tito at tita mo, sa kuya mo, sa ate mo. Pangalawang tanong, anong mayroon sa pagpapartner? Ang tanong na yan, binubuo ng walong bagay. Una, kapag partner ka na, madaling pasukan. Dahil kung minsan, walang requirements kapag nag-apply ka. Pero huwag kang mag-apply kung hindi ka pa marunong. Pangalawa, hindi ka maharawan. Nandyan ka lang sa loob. Walang ulan, walang init. Maliban lang kung sa labas ka, magkupit. Pangatlo, magaan. Bakit magaan? Kasi itong spray gun, 1 kilo lang. Itong gunting, 2 kilo lang. Dito naman, 5 kilo lang. Pangapat, disinting trabaho. Bakit disinting? Kasi ano eh, magbihis ka ng mayos, malinis ang kamay mo. Pagdingan mo, malinis. Pasinya na, nag-ano ko kanina, kahapon, nag-inaitim kong buhok ng customer mo. Ang panglima, pwedeng gawin sa bahay kasi may iba kang trabaho. Tapos may gamit ka, pag uwi mo, may magpapagupit, gawa mo. Bago ka pa man pumasok sa trabaho mo, kung anong trabaho mo, o kahit barber ka na, trabaho ka na, at mayroong magpapagupit ng maaga sa'yo, magagawa mo pagkakapira ka na. Diba? Pang-anim, itong pang-anim ay maganda pakinggan. Bakit? Kapag barber ka na, malaki ang income, malaki ang kita. Bakit? Dahil kung minsan, may customer na magbigay sa'yo ng malaki pag maganda ang ginagawa mo sa kanya. Maganda ang gupit mo. Ano kalaki? Minsan, bigyan ka ng 100. O di kaya 200. Di kaya 500. O di kaya 1,000. Depende sa kanya niya. Kapag 40 lang ang bayan, minsan malaki ang ibibigay. Kaya malaki ang kita. Tama? Ang pangpito natin, kapag may sarili ka ng barber shop, magagawa mo sa kahit na anong oras. Dahil alas 10 pa ng gabi o alas 12. At lalo na kapag nandiyan ka lang natutulog sa barber shop mo. Kasi kung minsan, maaga pa lang, may gumigising na sa'yo. Sabihin, manong, magpapagupit ako. O di ba? Magkakapira ka na. Ang pangwalo, kapag naalis ka na sa trabaho, or umalis, madaling pasukan. Di ba? Walang problema. Pwede ka rin lang sa bahay nyo habang wala kapag trabaho. May kita ka, kunti-kunti. At magagawa mo kahit saan.
kasi kahit saang lugar, may barbershop. Kahit saang lungsod, kahit saang syudad. Pwede ka rin lang mag-home service. Kaya sinabi kong kahit saan. Yun ang laman ng ating pangalawang tanong. Ang tanong nga, anong mayroon sa pagpaparbet? Ang pangatlong tanong, bakit ako magpaparbet? Bakit ako magugupit? Wala kang trabaho, di ba? At gusto mong matuto? At wala kang natapos? At may pangarap ka sa buhay? Paano ka magkaroon ng bahay? Paano ka magkaroon ng motor? O ano-ano pang bagay kung wala kang trabaho? Kaya, pwede mo itong gawin. Tama? Pangapat na tanong, kaya ka kuya? Siyempre kaya. Ako, nagawa ko. Ikaw pa kaya? May kasabihan tayo. Kapag may gusto, may paraan. Itaas mo kamay mo. O limang galirin. Yung isang kamay, itaas mo. O lima. Pero kung oh, isa, no. Pero pwede pa rin. Kaya kaya mo. Kasi dalawa ang kamay mo. At sampo ang daliri. Kaya, kaya, kaya. Nagawa ko ngang mag-YouTube na napakahirap mag-edit. Ikaw pa kaya? Tips ko lang sa'yo, ang pag-asinso ay hindi nangangahulugan na isa ka lang barbero o nakapagtapos ng pag-aaral o wala. Ang importante, kung anong mayroon kang talento o abilidad. So yan ang lahat ng sagot sa apat na katanungan tungkol sa pagbabarder. Pahabol pa pala ako. Munti ko na makalimutan. Importante rin to. Ang tanong, gaano katagal maging professional barter? Sabi mo, pwede ka nang magsarili. Sasabihin ko sa'yo, para sa akin lang to, kung ako'y nagtatrabaho, 3 hanggang 4 na taon. Kaya ang sagot ko, kung gaano katagal maging professional barter, una, depende kung gaano kakaporsigido. Pangalawa, depende kung gaano kakatalas mag-isip. At ang pangatlo, depende kung gaano kakadalas mag-aral. Ang pangapat, depende kung gaano kadami ang magupitan mo sa loob ng isang araw. Kung 10 lang, 20 ang magupitan mo sa loob, hindi ko masasabing gumaling ka dyan at professional. Kasi ako noon, magupitan ko 50, 30, 40, hanggang 80 sa loob ng isang araw. Kapag ang pag-usapan natin ay pagalingan lang, kung madami na kang customer at nagsarili ka na tapos hinahina mong kumilos, hindi ka pa rin maka-income dyan. Kunti pa rin ang kita mo. Hindi lang ito pagalingan, kundi pabilisan rin. Kalima, depende rin sa kasama mo kung ano siya kagaling. Kasi, pag may kasama kang magaling at mabilis, tingnan mo ito kung paano niya ginawa. Kasi marami na siyang technique. Pwede kanyang turuan, pwede hindi. Pero kapag matalas ka mag-isip at porsigido, tingnan mo kung ano ang ginawa niya. Ang tanong, paano ako matuto at kailan? Sagot ko dyan, kung kailan ka matuto, ikaw masasabi yan. Pero ang tanong kung paano ko matuto, ito ang simpleng sagot sa simpleng tanong para sa kaalaman ng lahat. Una, kumilos ka. Pangalawa, ugaliin mo. Ang pangatlo, gawin mo araw-araw. Mga kabarbero, panoorin nyo ang pangatlong vlog ko na ang title ay ano ang kailangang mga gamit panggupit. Doon sa video yun ang mga gamit kung paano ko ito pinakita at paano gamitin. Kapatid, kapag kung nagustuhan mo ang video, paki-subscribe at i-hit mo ang notification bell para kapag may bago akong video, ma-update ka kaagad. So yan ang lahat ng ating aking sagot tungkol sa pagbabarter.